بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nakaraang paksa, napag-aralan po natin ang rules ng Nuun Saakin na may term ng iklab. So, ang iklab, ito po yung pagbago ng tunog. Ang letter Nuun, or ang Nuun Saakin na, or ang Tanween, mababago into mim sound. So, ma-apply itong pagbabago kapag ang kasunod ng Nuun Saakin or Tanween ay letter ba. Ba lang talaga, hindi na ibang letra, okay? So, then, ang Nuun na yun magiging mim. Ngayon naman, pag-aaralan naman natin ang rules ng Nuun Saakin na mayroong Ikfaa at Iżhaar. Ang Ikfaa ay ang pagtago ng tunog. So, makikita dito sa picture na ang pagbigas ng Nuun Saakin, hindi dapat i-attach yung dila sa taas ng mouth or sa roof ng mouth. Instead, meron ka ditong slight nasal sound. Sa madaling salita, kapag may Ikfaa, ang Nuun Saakin na or Tanween ay hindi mo siya bibigkasin ng malinaw. So, maa-apply ang Ikfaa kapag ang Nuun Saakin or Tanween ay nasundan ng 15 letters na ito. Letter ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, kof, kaf. So, kapag ito ang kasunod ng Nuun Saakin or Tanween, so, ibig sabihin, i-apply mo dito yung pagtago ng tunog. Katulad nitong halimbawa, min syari. So, meron ditong Nuun Saakin at kasunod ay letter shin. So, ang letter shin nabilong sa 15 letters na nabanggit. Para ma-apply dito ang Ikfaa. Tapos, ang Nuun Saakin mabibigas ng slight nasal sound. Slight lang yung nun niya. Hindi mo siya ma-emphasize or mabigas ng malinaw. Min syari. Min, hindi mo bigkasin ng malinaw na min syari. Min, hindi po. Kundi, min syari. Min syari. Ajarun kabirun. Ang ra, tanwin damma, at ang kasunod na letter kaf, dito yung term ng Ikfaa. Dahil ang kaf, nabilang ito sa 15 letters na binanggit. Ajarun kabirun. Zalu lanfa. Ang term ng Ikfaa nandito sa lamfatatain at kasunod ay letter fa. So, ang letter fa ay kabilang sa 15 letters. Kaya, ma-hide ang Nuun sound dito sa lan. Zalu lang fa. Sunod naman ang Iżhaar. Ang Iżhaar ay paglinaw ng tunog or clear sound. Sa term naman ng Iżhaar, kapag ang Nuun Saakin na or ang Tanween nasundan ng mga letra na ito, letter hamza, ha, ha, kha, ayn, at ghayn. So, then, ang Nuun or Tanween, mababasa ng malinaw or clear ang tunog or a sound. Halimbawa, azabun alimun. Azabun alimun. Dito sa ba, tanwin dama, kasunod ay hamza. So, ang hamza na bilong doon sa binanggit. So, maa-apply ang term ng Iżhaar. So, banggitin ang tanwin ng malinaw. Bun, bun. Azabun alimun. Min khawfin. So, ang letter kha ay nabilong dito sa anim na litra,
sa term ng Iżhaar. So, mababasa ang nun sa akin ng malinaw. Min khawfin. Amman hadha. Ang letter H ay nabilong sa anim na letra sa term ng Iżhaar. So, ang nun sa akin mabibigkas ng malinaw. Amman hadha. Panghuli, abdan iza. So, ang dan na tanwin fatha, mababasa ng malinaw dahil ang kasunod ay hamza ulit. Which is, ang hamza ay bilong dito sa anim na letra sa term ng Iżhaar. Okay, yan po ang ikhfa at Iżhaar. Ang ikhfa, nakatago yung sound ng nun. Ang Iżhaar, ito yung nababasa ang nun sound ng malinaw. Alhamdulillah, natapos na po natin pag-aralan ang rules ng nun sakina. So, inshallah, sa susunod naman na aralin, ating pag-aralan naman ang iba pang mga Tajweed rules. So, palagi po kayo magsusubaybay at mag-review at mag-aral. Inshallah, gabayan nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.